Welcome to Donmar TV News Channel. Ikinukonsidera na rin ngayon ng Japan na tumulong sa US sa pagsasagawa ng regular na pagpapatrolya sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon kay Admiral Katsutoshi Kawano, Chief of Joint Staff ng Japan Self-Defense Forces, lumikha ng seryosong problema ang pagtatayo ng China ng mga artificial island sa pinag-aagawang teritoryo. Bagamat wala naman sa plano ng Japan na magsagawa ng surveillance sa lugar, kung hihingin anya ng pagkakataon ay posibleng gawin ito. Para sa opisyal, ang West Philippine Sea ay isang international water at hindi isang territorial water ng kung anumang bansa. Samantala, nagpahayag naman ng interes ang Department of National Defense o DND na bumili at magkaroon ng Poseidon 3C Orion Surveillance Plane gaya ng Japan. Ayon kay DND spokesperson Dr. Peter Paul Galvez, ang acquisition ng nasabing spy plane ay napag-usapan sa bilateral talk sa Japan. Nitong linggo lamang, dalawang beses lumipad sa bahagi ng West Philippine Sea ang naturang surveillance aircraft kaugnay sa isinasagawang joint naval drills sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Ang Orion ay may kakayanang makadetect ng mga submarine at iba pang mga bagay sa ilalim ng tubig. Samantala, matapos ang joint exercises ng Japan at Pilipinas, nagsagawa rin ng bukod na pagsasanay ang US at nangako magpapadala rin ng aircraft at mga naval ships para labanan ang pilit na pag-aangkin ng China. Walang alisan. Nanindigan si Defense Secretary Delfin Lorenzana na mananatili ang maritime exercises ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa kanyang video message sa Twitter, binigyan din ni Secretary Lorenzana na hindi ititigil ang maritime patrol ng Philippine Coast Guard at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Calayan Island. Ito ay sa kabila ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China tungkol sa mga pinag-aagawang teritoryo. Iginiit pa ng kalihim, bagamat magiging cooperative ang Pilipinas sa iba pang mga bansa, hindi naman hahayaan ng gobyerno na maapektuhan ang ating soberenya. Yung nagsasabi na hindi kami align ng presidente, let me clarify that my pronouncements echo the stand of our president. As for our long-standing and multifaceted relationship with China, we maintain cooperation in various areas that are mutually beneficial to our peoples. We can be cordial and cooperative with other nations, but not at the expense of our sovereignty and sovereign rights. I repeat, not at the expense of our sovereignty and sovereign rights. While we acknowledge that China's military capability is more advanced than ours, this does not prevent us from defending our national interest and our dignity as a people with all that we have. Thus, the conduct of maritime patrols in the West Philippine Sea and Calayan Islands by the Philippine Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources will continue. The government will not waver in this position. Walang alisan. Igin ni Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque na dapat hayaan ang mga kritiko. Itong si Pangulong Rodrigo Duterte na isulong pa rin yung careful, calibrated at calculated na foreign policy sa harap na rin ng pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea. Ito ay matapos na himukin ni na retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio at dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Itong si Pangulong Duterte na magkaroon daw ng mas matapang na mga hakbang kontra sa Beijing matapos na ilang daang barko ng China ang namataan sa West Philippine Sea mula pa noong buwan ng Marso. Ayon kay Roque, hindi nakakatulong sa ating bansa ang mga pahayag ni na Carpio at maging ni Del Rosario. Ang mainam na gawin niya sa panahong ito ay ihinto na lamang ang mga misleading at peligroso na mga illegal, impractical at irresponsible raw na mga pahayag mula sa mga dating opisyal. Hindi man magipagyera ang China sa Pilipinas. Sakaling manindigan ang ating bansa sa isyu ng West Philippine Sea. Ang kay Senator Panfilo Lacson, sa tingin niya ay hindi naman papalag ang China sa Pilipinas, kung saan ginawa niyang halimbawa ang naging gusot ng Chinese government sa Indonesia at Vietnam, ngunit wala namang nangyaring World War III. Nagpapakitaan niya kasi ng kahinaan ng Pilipinas. At mismong mga leader ang nag-aaway, kaya pumapalpak na lamang o pumapalakpak na lamang ang China sa gitna ng kaguluhan.
Narito si Senator Ping Lacson. Kasi hindi naman makipagyera ang China eh. Yung Indonesia nga, may napalubog na silang vessel ng China. Wala naman nangyaring World War III. Tapos yung Vietnam, nag-stand up naman sila against China. Wala namang World War III. Eh tayo kasi, nagpapakita nga tayo ng kahinaan. At ang nakakasama pa, sa halip na isa yung tono, isa yung tinig natin, tayo mismo, pinag-aaway natin, eh di pinapanood lang tayo ng China, pinapalakpakan pa tayo. Huling naghain ng mga ha, panibagong protesta. Ang Pilipinas laban sa China, kaugnay sa agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea. Para sa detalye, magbabalita ang aming correspondent na si Tristan Nodalo. Tristan. Hindi, dalawang panibagong diplomatic protest nga ang inihain ng DFA laban sa China dahil sa agresibo nitong aksyon sa Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Idagdag pa riyan ang patuloy na pananatili ng mga Chinese fishing at militia vessels sa ating teritoryo. Sa isang pahayag, sinabi ng DFA na tinututulan ng bansa ang ginawang pagsunod, pagharang at paghamon ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Philippine Coast Guard sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal nitong April 24 at 25. Nagprotesta rin ng bansa laban sa patuloy na pananatili at pagdami pa umano ng Chinese vessels sa West Philippine Sea. Matatagpuan daw ang mga ito sa Pag-asa Islands, Zamora Reef, Panata at Cota Islands, Ayungin Shoal, Tirino Atoll at Bajo de Masinloc. Dagdag pa ng DFA, wala ring basehan ang naging pahayag ng China na pagmamay-ari nito ang Scarborough Shoal dahil pasok ito sa teritoryo ng Pilipinas. Sa isang tweet, kinwestiyon naman ni DFA Secretary Teddy Boy Luxon Jr. ang pakikipagkaibigan ng China kung hindi nito sineseryoso ang pagpoprotesta ng Pilipinas. At sa usapin naman ng pakikipagkaibigan na nindigan si Defense Secretary Delfin Lorenzana na maaaring magkaroon ng mabuting relasyon sa ibang bansa nang hindi pinagpapalit ang soberanya. We can be cordial and cooperative with other nations, but not at the expense of our sovereignty and sovereign rights. I repeat, not at the expense of our sovereignty and sovereign rights. Thus, the conduct of maritime patrols in the West Philippine Sea and Calayan Islands by the Philippine Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources will continue. The government will not waver in this position. Walang alisan. Pinabulaanan din ni Secretary Lorenzana na hindi sila magkasundo ni Pangulong Duterte pagdating sa posisyon sa West Philippine Sea. Malinaw aniya ang mandato ng Pangulo sa kanila, protektahan ang ating teritoryo na hindi nakakailanganin pang humantong sa digmaan o gyera. Balik sa iyo, Pinky. Nanawagan naman si Senador Ping Lacson sa publiko na magkaroon ng iisang boses laban sa China tungkol sa West Philippine Sea. Dinepensahan naman ni Senador Bongo ang Pangulo tungkol sa issue. Mababalita ang aming correspondent na si Amor Santos. Amor. Pinky, nitong weekend umapila si Senator Ping Lacson na huwag hayaan ng politika na maging hadlang sa pagkakaisa ng Pilipino para ipaglaban ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea.